Kasunod ng malawakang pagbaha, paiimbestigahan ni Senate President Cheese Escudero ang flood control project ng gobyerno na pinondohan ng bilyon-bilyong piso. Gitna ng DPWH, gumagana naman ang mga flood control project. Marami lang daw talaga ang ibinuhos na ulan noong Miyerkules. Saksi si Maki Pulido. Ang malawakang pagbaha dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Nangyari ilang araw lang matapos ibida ni Pangulong Marcos sa kanyang sona ang mga flood control project ng pamahalaan. Para sa taong 2024, ayon kay Senate President Cheese Escudero, nasa 255 billion pesos ang inilaang pondo para sa flood control projects ng DPWH. 455 million pesos naman ang ibinigay para sa mga ganitong proyekto ng MMDA. Sa mga nangyaring pagbaha, ano raw ang nangyari sa mga proyektong ito? Kaya paiimbestigahan ni Escudero sa Senado ang mga kasalukuyang flood control projects. Gagawa rin ang sariling imbestigasyon ng Kongreso. Ang sabi ng DPWH, gumagana naman daw ang flood control projects. Masyado lang daw marami ang ibinuhos na ulan. Kung wala raw nito, baka mas malala at mas matagal pa bago umatras ang tubig baha. Nag-downpour tayo ng 2 days. Kailangan ang volume na bumaba kagad. So I think it's understandable. Ang pinakamaganda nito is nakapag-receive naman yung flood water in a very short time. Paliwanag ni Dr. Mahar Lagmay ng UP Resilience Institute, hindi kakayanin ng mga flood control projects na meron tayo ngayon ang maraming buhos ng ulan. Effective naman yung mga flood control projects kapag katamtaman. Pero pag dumating na yung malaki na infrequent, na-overwhelm yung design. Pwede naman may flood control din, pero hindi ito complete solution. Ang problema raw kasi sa Metro Manila, sinimento at tinayuan na ng mga gusalit bahay ang normal na daluyan ng tubig. Halimbawa, kung hindi tag-ulan, ganito ang itsura ng Marikina River. Pero ito talaga ang daluyan ng Marikina River na ngayon ay puno na ng mga bahay at gusali. Ito rin ang problema sa San Juan City na dinaraanan ng San Juan River. Hindi na natin narespeto yung totoong ano, yung lugar ng natural. Yung daluyan talaga ng tubig. Isang pangmatagalang solusyon ayon kay Lagmay ay decongestion ng Metro Manila. Sa ngayon, malaking bagay ang mga ganitong mapa na resulta ng pag-aaral ng UP Resilience Institute para malaman ang mga critical na lugar at saan ang mataas na lugar para sa evacuation. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.